Viral ang video kung saan nahuli sa akto ng isang lalaki ang kanyang misis na kasama ang isang pulis sa loob ng motel. Yan, at iba pang issue sa pangangaliwa ang tatalakayin natin sa Kapuso sa Batas. Good morning, Atty. Gabi. Magandang umaga din sa'yo. There's nothing right about making kaliwa. Oo, bibigyan natin ng emphasis yan, Atty. Dito po sa nag-viral na kaso ng pangangaliwa, isa pong pulis ang kabit ng misis. May kaibahan ba, Atty., sa pwedeng ikaso sakaling opisyal ng gobyerno gaya ng pulis ang sangkot sa issue ng pangangaliwa kaysa pa isang ordinaryong mamamayan? Well, unang-una, kung isang tao ay isang public official tulad na isang pulis, maaari siyang mawala ng trabaho. Ah. Kasi sa ilalim ng civil service rules natin, ang immorality ay isang ground para makasuhan ng administrative na kaso na maaaring mauwi sa termination from employment. Of course, di ba? Kung mag-boyfriend, girlfriend, baka hindi pa. Pero pag may asawa, yon mukhang swak yon sa definition ng immorality. Ganon din sa mga pribadong institusyon, kung ito ay nasa kanilang corporate handbook or mga rules in the workplace, maaaring ganon din ang kaso. Of course, iba pa ito sa kasong kriminal, maaaring ma-file. Tulad ng adultery laban kay misis, kung nakikiapid siya sa ibang lalaki, masasama din sa kaso ang kabit ni misis kung alam nito na may asawa pala ang kanyang karelasyon. Pero parang nakakapanibago, di ba? Mm. Na si misis ang may kabit? Mm. Kasi usually nga si Mister ang nababalitaan natin na nangangaliwa. Alam naman natin na kung si Mister ang nangaliwa, hindi naman automatic na mapafilan siya ng kaso. Dahil nga iba ang treatment sa batas sa pangangaliwa ng mga lalaki sa pangangaliwa ng mga misis. Ay, Atty., ito. Unfair nga eh. Bakit may walang equality, di ba? May pagkakaiba ba, Atty., sa magiging kaso sa babae at lalaki na nangaliwa sa kanilang mga asawas? Yung nga, sabi mo, pagka lalaki, parang iba ang trato sa kaso mo. Pwede na ang ating matagal nang pinupuna at pinaglalaman, di ba? May discrimination talaga sa mga batas natin. Ang pangangaliwa ay pangangaliwa, whether yung lalaki or yung babaeng asawa ang gumawa. Dapat sana pareho ang krimen. Pero dito, sa Pilipinas, sa Revised Penal Code, ang krimen sa babae na nakipagtalik kahit na minsan lang ay krimen na ng adultery. Pero kung ang lalaking asawa ang nakipagtalik sa ibang babae, baka walang krimen na nangyari. Sa mga lalaki kasi walang adultery as a crime, ang krimen ay concubinage. Pero ito ay dapat nakipagtalik under certain circumstances. Yung scandalous, yung out in the open, mga ganyan. Or nakipagtalik sa conjugal house, sa mismong bahay ng pamilya, dun gagawin ni Mister at ng kanyang kabit. Or sa talagang public ang kanilang pagsasama, alam ng mga walang sinisikreto, alam ng mga kapitbahay na parang silang Mister at Mrs. Eh itong mga to, ang mga times lang na pwedeng makasuhan si Mister. So very unfair at biased nga ang mga batas natin, di ba? Kaya ang mga lalaki, feeling nila kayang-kayang gawin. Ang mga lalaki, feeling nila, gwapo sila. Atty., mas mabigat ba ang kaso sakaling makuhana ng video sa akto ang mismong pangangaliwa? Yung kumbaga, caught in the act. Yeah, of course naman, importante at mabigat na ebidensya ang video sa akto dahil napapatunayan na nagkaroon nga ng akto kasi yung act ng pakikiapid, yun ang pinagbabawal. At hindi haka-haka lamang ang magiging basihan. Lalo na nung panahon namang wala pang cellphone camera, paano ba pinapatunayan na nagkaroon halimbawa ng pagtatalik si misis? So actually dati, puro ang tinatawag nating circumstantial evidence usually ang ginagamit. Yung pumasok sa isang motel, di ba, na may kasama, ang sabi ng korte, anong ginawa nila doon? Nag-jack and poi, di ba? So, malamang daw may ginawa. O merong mga witness na mukhang nagsabi na nakapantulog pareho or very intimate ang body language na ang conclusion may nangyari. Mm-hmm. So, ganun usually dati ang ebidensya. Pero of course, kailangan natin malaman kung saan ba nanggaling ang video na yan kasi baka labag naman to sa ibang mga batas tulad ng anti-voyeurism law natin, ang anti-wiretapping law na maaaring ma-disqualify bilang ebidensya ang video. Pero usually yung ginagawa nga ng iba, pinakakawalan yung video. So kahit na walang kaso, parang ang feeling nila nakapag-ano na sila, act of revenge na lang. Nakaganti na, yan. Nakaganti na. Atty., kung sakali naman pinatawad na ng asawa ang kanyang kabiyak na nahuling may kabit, ibig sabihin ba ay mawawala na ng visa yung kaso? Parang hindi na siya magreklamo? Posible, depende. Kasi as a
Alam natin na sa general rule, ang mga krimen tulad ng adultery at concubinage ay tinatawag nating private crimes. Uh-huh. Unlike sa ibang mga crimes in the revised penal code na sinasabi ito ay public crimes, so it's the state, di ba? Ang estado ang magpa-file ng crime. Pero sa ganitong mga crimes against chastity na tinatawag, ang maaari lang mag-file ay yung mga tinatawag nating offended party or yung mga asawa. So sa kaso ng adultery, yung lalaki na asawa ang maaaring mag-file ng kaso. At sa concubinage, yung asawang babae lamang. Ito daw kasi, kailangan nating ibahin ang mga kaso nito out of consideration para dun sa aggrieved party na asawa na baka naman mas gusto ng mag-suffer na lang in silence kaysa mag-undergo ng skandalo sa publiko kasi malaking, di ba? Skandalo talaga yan. Alam na ng buong bayan at kung umabot sa Korte Suprema, ay nasa libro na yan forever. Oo nga, ayan. So, yung iba ayaw. So, sa ngayon, ganon. So, mag-ingat kayo. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Happy Friday. Happy Friday. Happy weekend. And be right. I love this one. Okay.